Walang kagatol-gatol na pinangalanan ni Pangulong Duterte ang nasa 159th opisyal at empleyado ng pamahalaan na naiulat sa kanyang sangkot sa ilegal na droga. Pero sa liham na pinadala kanina ni Chief Justice Maria Lourdes SERENO sa Pangulo, umaray ang punong maestrado dahil sa umano'y hilaw na pagsasapubliko ng mga pangalan ng pitong hukom mula sa mga RTC at MTC. Ayon kay SERENO, makakasama ang ginawa ng Pangulo sa pagganap ng tungkulin ng mga hukom bilang protektor ng constitutional rights. Nilinaw rin ni SERENO na apat na lang sa pitong hukom ang nasa servisyo. Sinubas na dismiss siyam na taon na nakalilipas. Si Navidad na patay noong 2008. Si Gonzales nag-retire na nitong Munyo. May iniimbestigahan na ang SC pero wala sa listahan ng palasyo ang lalaking hukom na ito. Diit ni SERENO, dapat malaman ng judikatura ang basihan ng mga aligasyon dapat sa pinangalan ng mga hukom. Nangangaba si SERENO na baka maging kuntirya na ngayon ng extrajudicial killings ang mga hukom. Hindi niya pinapasuko ang pinangalan ng mga hukom hanggat walang arrest warrant laban sa kanila. You know, Chief Justice, there was a slaughter going on. And mind you were appointed by the government there in your office as Chief Justice at the time na walang ginawa ang gobyerno. And why would you wait for the warrant to arrest? There are now 600,000, hundreds of thousands of addicted. Magigay ka ng warrant? Madam, dalawa tayo abogado, kayong lahat sa Supreme Court. Do you know how long it would take government to secure a warrant of arrest? Ako fiscal ako noon, the shortest time that I can work on, pero na lang kung let this case be filed. But when you study the case by the thousands, by the hundreds, every day, how can you file the case immediately without being unfair also to the guy who is being accused? Pinag-aralan namin yan, Chief Justice. This might be unsettling to hear sa kanya na mga judges niya sabi. At sabi niya, hindi ko alam kung bakit ganito. Yung ibang judges na nandyan, patay na o napailis na sa pwesto for ignorance of the law. And maybe telegraph on corruption. Bakit? I just wanted to impress upon the public na noon pa alam na namin ang negosyo ninyo. Since your name is there, leave it. And I will publish it the way it is there. Bakit ko exempt yung mga namatay? Eh kagaya nung nakuha na precursor sa Apayaw na nilibing. Tapos sabi nung kapatid niya, dalawang taon naman namatay ang kapatid ko yung nagdala nito, inilibing niya. See? So gusto ko balaman ng tao kung sino nagtanim doon. At hindi lang yung mga police doon. I want the Philippines to know who are the judges, who are the soldiers, who are the police generals, pati yung mga masababa, sangkot sa droga. Pati yung patay na, correct. At saka, pag namatayan sila, hindi naman sila magtawag sa amin. You do not call the PNP headquarters na yung masabit ng anak ko o kapatid ko na naman namatay na, nasagasaan, or diabetes. So, why should we bother? Pag napasok yung pangalan mo dyan, it's not personally, it's not mine. I just entered the presidency about 2 months back. It is the work overtime of the many years that they are there. Hindi mapasok yung pangalan mo dyan kung sabihin lang na politika. Because they have to be revalidated. And itong sa pidayangon, si General Apeña, is very good. He was my RD, he was my Chief of Police noon, CD. Kaya ko siya nilagay dyan kasi talagang may tiwala ako. Just like
Delfino Relensano, matagal kami magkaibigan sa Davao. Kilala ko sila. I do not think that they would prepare a list with the lies there. At hindi gagawa ni Sidro sa akin yan. Ngayon sabi ni, ang problema nito, tayo Pilipino ha, kayo mga sundalo, alam niyo yan. Sabi niya, huwag mag-surrender kung walang warrant of arrest. True! Anong sinabi ko? Kayong mga huwis, mag-report kayo sa Supreme Court. Wala akong pina-aresto, Chief Justice. Sabi ko, kayong mga polis, pag-report kay Bato, I never accused anybody except to read their names na sangkot sa droga. Where? What? How? When did it happen? Never. It was not an accusatorial utterance. Yeah, rather, it was in consonance with my duty as the President of the Philippines to let everybody know sino yung mga tao sa tabi-tabi mo to spare you the agony and grief of a child being raped, a child na ginasto mo, yung mga kababayan natin, napakamatay ng trabaho na doon sa Middle East, yung lalaki sa Qatar, yung isa sa Dubai, ang babae, only to hear na yung anak nila nalulong sa droga and the wasted years of toil and sweat, tapos yung isa na biktima. Yung isa ang lalaki nalulong, yung isang anak ni rape inakyat sa bato. So fiscal ako noon, it is not that easy to get a warrant. Pagdating sa amin, pagdating ng abogado, I would say, Fiscal, we would like a postponement because this is the first time that I've read the affidavits and the witnesses' testimony. Ganun yan, 600. Pagdating sa korte niyan, hearing, People of the Philippines versus Rodrigo Duterte for murder. Ayan, Fiscal, sabi ng judge, Your Honor, ready. Affidavit, wala na kaming interview na. Kung anong binigay doon sa polis, yun na yun. Tanong ako doon lang. Oh, counsel, Your Honor, we ask for a postponement. You have to study the case. Invariably, it is granted, Madam Justice. Magtanong ka na lang, abogado ka eh. Do not tell me na hindi ka dumaan ng pagka-abogado mo. You must have practiced a bit. Pagdating yan, next hearing, Your Honor, assuming they are on bail, Your Honor, client ko may lagnat. Ito yung medical certificate. Masi kanino ko niya, maski peke ko tatanggapin niya. Then the next, Your Honor, several postponements. One single case in the Republic of the Philippines for the warrant to issue is a minimum of 2 months, 3 months. Pagdating sa korte, Madam Justice, it would take forever. Pag natalo, aakyat yan sa Court of Appeals. It would sit there for about 2 years. Sa inyo sa Supreme Court, tell me, what was the fastest decision that you made in criminal cases? It is not strange to us on sabihin, at last ma-publish after 10 years na convict. Now you are asking for a warrant of arrest for 600,000 Filipinos. In the meantime, yung bangag, anong gawin mo? They tend to stay there. To what? To resume their criminal activity? To slaughter again? To rape? Ngayong isang araw, nag-chap-chap ng tao, yung mga anak. Ma'am, huwag tayo magbulahan and do not force the issue. I respect your comments, but it is a, how would I call it? Wala rin nakikita ang paglabag sa batas sa pagsasapubliko ng narco list ang DILG. President Duterte was not elected as president now in this administration. I don't know what will happen to the Philippines or probably in the next 6 years. Nakita kasi namin na ang proliferation ng drugs ay na-encourage ang paglakas ng paglaganap ng droga because
public protection, not only our police, but also many of our local agencies. Hindi naman sang-ayon si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa sinabi ni Sereno na makakaapekto sa trabaho na mahukom ang naging aksyon ng Pangulo. Ayon kay Panelo, mas pabor pa nga ito sa mahukom dahil mabibigyan sila ng oportunidad na malinis ang kanilang pangalan. Sa panayam naman ng Paisan Vera Graduate School of Law Dean Father Adilio Aquino, niinaw niya na strategiya ng Pangulo ang ginawa nitong pagbunyag sa listahan para magsilbing babala sa mga pinangalanan na sinusubaybayan na sila ng gobyerno. Dear Justice, you must be joking. Yung pag-anunsyo ni Pangulo, that's a warning to them. Warning. That they are under suspicion, that there is that there have been intelligence reports received. Due process will be there when the preliminary investigation starts and when the trial will start.